Good morning sa lahat na aabutin ng live na ito. Na tayo po ay patuloy na maghahayag ng salita ng Diyos at magsishare ng gospel. Napakaganda po ng ating pag-aaralan sa umaga ito. Na-miss ko po ang lahat. Hallelujah. Sapagkat hindi po tayo, ilang araw po tayo hindi nakapag-online. Kaya sa umaga ito, hallelujah, ay tunay na patuloy tayo na magsishare ng kabutihan ng Panginoon. Kaya nga tinawag siyang mabuting balita eh. Kasi pagka mabuting balita, talagang lahat ng isishare dito puro magaganda, puro mabuti. And may encourage ka talaga na mabuhay pa. Hallelujah. At patuloy na makipaglaban sa mundong ito na may katagumpayan sapagkat yan po ang pangako sa atin ng Diyos. Amen ba? Good morning po. Good morning mga kaibigan at mga kapatid sa Panginoon at patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay The Weapon of Praise. Kahapon po kasi Sunday service, hindi po ako nag-live. So, kailangan po ay ma-live ko itong mensahe kahapon. Amen ba? So, manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat. Holy Spirit, thank you. I acknowledge your presence. Sa oras na ito, samahan mo ako sapagkat kung wala ka, wala akong magagawa. Kaya, ikaw ang inaasahan ko na magsasalita rito. Gamit mo lamang ako. Kaya, Holy Spirit, thank you. Hallelujah. At i-open mo ang aming mga, i-open mo ang mga spiritual na pangunawa ng bawat isa na manunood o manunood pa ng mga, ng live na ito. Na tunay nga na merong kaming matututuhan at merong matatanim sa puso namin. Salamat po Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, good morning. Ayan, meron na tayong kasama si Benji. Hello Benji. Good morning. The weapon of praise, sa lesson na to, in this lesson, you will learn that can be a weapons against the enemy. Praise will tear down stronghold in your life. Pagka daw tayo ay nagpe-praise, pagka tayo ay umaawit sa Panginoon, hallelujah, meron itong kapangyarihan again sa gawa ng kaaway. Ano ba ang gawa ng kaaway sa buhay natin? Ano bang ginagawa niya? Diba ang sabi sa John 10:10a, naparito si Satanas upang magnakaw, pumatay at mangwasak. So ang enemy ay pumapatay. Nawawasak siya ng buong pamilya. Ang enemy nagbibigay ng sakit at karamdaman. Ang enemy, inilulubog ka sa sadlak, sa kadiliman. Bibigyan ka niya ng bisyo, bisyo ng alak, bisyo ng sigarilyo, bisyo ng chismis, bisyo ng sugal. Yan si enemy. So, ang enemy, gusto niya magulo ang pamilya. Ang gusto niya, mawasak ang pamilya. Ang enemy, gusto niya patayin ang mga taong. Ang enemy, gusto niya hiwahiwalay. May division. Gusto niya galit. Gusto niya puot. Ang enemy, gusto niya ay wasakin ang lahat. Maghirap ang tao. Walang kainin ng tao. Kaya sabi rito, ang enemy, ang mayroong kapangyarihan against the enemy pagka po tayo ay nagpupuri at lumaluwalhati sa Panginoon. Sabi rito, praise will tear down stronghold in your life. Makikita po natin yan sa Hebreo 13:15. Tingnan natin ha. So kaya sa Bible ay pinakamahaba ay ang awit. Ang awit ay 150 chapter. So makikita natin sa awit na nandoon na patuloy silang nagpupuri at umaawit sa Panginoon. Isahin natin ha. Hello James, Brian, and hello Gemma. Wala kahapon.
Sabi dito sa 15, sayin natin ah. But him therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of the of our lips, giving thanks to His name. Tagalog natin. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain at pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. So pagka tayo po ay nagpupuri at pinapahayag natin ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon, yung enemy o yung stronghold sa buhay natin nagigiba. Kaya dito pa sa church, hallelujah, ay sa church po, bago po pagka po ako po ay tumayo na dito sa pulpit, sinasabi ko, Jesus! 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 So sa yung mga member ay talaga humihiyaw ng Jesus. Bakit? In the name of Jesus, there is power in the name of Jesus. Name above all name. At mayroong kapangyarihan na gumiba ng kuta ng kaaway sa buhay natin. Mga stronghold. Hallelujah. Kailangan malaman natin ito. You need to know what is the power of praise? Praising God. Shouting God. Hallelujah. In one shout, kayang baguhin ni Lord buhay natin. May power ang pagpupuri sa Panginoon. Katulad ng ginagawa ko, every Sunday, we shout like, Jesus! 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 Di ba si Bartimaeus? Sumisigaw siya, Jesus! Son of David! Tapos binawal siya ng mga disipulo ni Jesus. Huwag kang maingay dyan. Pero sa nasabi ng Panginoon, huwag mo siyang bawalin. Ano ang naging reward ni Bartimaeus? Nung sumisigaw siya, Son of David! Diba nabulag si Bartimaeus? Nakakita siya. Wow. Every time na tayo ay sumisigaw ng Jesus, anuman ang enemy, anuman ang stronghold sa buhay natin, nagigiba. At nire-reward tayo ni Lord. Si Bartimaeus, nakakita siya. Nagkaroon siya ng blessing. Sinong doktor ang makakagamot sa isang bulag na ipinanganak ay bulag? Inborn na. Hallelujah. Sino? Walang iba kundi ang pangalan ni Jesus. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is salvation in the name of Jesus. Any stronghold, kayang patagi ng Panginoon ang anumang stronghold sa buhay natin. Once, sabi nga, in one shout, kayang baguhin ni Lord ang buhay natin. Hallelujah. So, kaya dito po sa church, every Sunday, revival. Grabe ang pagpupuri dito sa church. Grabe ang pag-awit dito sa church. Grabe. Kaya po ang ating mother church ay dating CCWC. Bakit? Grabe kung magpuri sa Panginoon. Oras ang binibilang pag nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Dati siyang Kalumpit Christian Worship Center. Bakit? Kung magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Kumikilos ang Panginoon sa mga tao. Mga malalaking tao, mga lalaki, dumadapa sa harapan once na nag-worship. Sinusuko ang buhay sa Panginoon. Ibinibigay ang buhay sa Panginoon. Amen ba? So kaya maraming naiiwan ang mga churches kasi hindi ganoon katinding magpuri. Nakita natin si Bartimaeus, nakakita. Ang pagpupuri ay makakawala, palalayain tayo sa alalahanin natin sa buhay, stronghold sa ating buhay. Hallelujah. Kaya nga, lagi tayong umawit at magpuri sa Panginoon. Si Haring David, laging umaawit at nagpupuri sa Panginoon. Weapons against the enemy. Ang pagpupuri, weapons ito para sa enemy.
Binubugbog na tayo ng Diablo, tahimik pa rin tayo. Ano nangyari kay Pablo at saka Silas sa jail? Diba? Imagine mo, nakakulong si Pablo at si Silas. Nakakulong ha? Nakarehas. Nakagapos pa ng tanikala yung kanilang dalawang kamay. Nakatanikala pa rin yung dalawang paan nila. Pero sa ginawa ni Pablo at ni Silas, si Paul and Silas. Nagpuri sila sa Panginoon. At ano nangyari? Nayani ang kulungan at sila ay nakawala. Hallelujah. Natanggal. Natanggal yung tali, yung chain, yung kadena sa kanilang kamay at sa kanilang paa. At na-open ang kulungan dahil sa pagpupuri nila sa Panginoon. That is the power of praise Him, God. Kaya anong sabi sa Hebrews 13:15? Ang nais ng Diyos makita o marinig sa ating mga labi ang pagpupuri sa Kanya. Ang kaluwalhatian niya, ang kagandahan niya, ang pagtaas ng pangalan sa Kanya, itinataas natin ang Kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya. What is sacrifice of praise? Pag sinabing sacrifice of praise, ino-offer mo. Ino-offer mo ang pagpupuri sa Panginoon, sinusurrender mo yung position mo, ibinibigay mo sa Kanya. Katulad sa Romans 12:1, di ba meron sa Romans 12:1, offer your body as a living sacrifice, pleasing, acceptable. Amen ba? Sa sakripisyo mo ang iyong katawan. At pag nagpupuri ka sa Kanya, ino-offer mo sa Kanya, sinusurrender mo sa Kanya lahat, Lord. Basta ala akong gagawin sa iyo kundi magpuri at lumulwalhati sa iyo. Wala akong gagawin kundi luwalhatiin ka. Itaas ang iyong dakilang pangalan. Kung lagi nating itinataas ang pangalan ng Panginoon, lagi nating itinataas ang kaluwalhatian niya, grabe, itataas din tayo ng Panginoon. Hallelujah. Kaya every Sunday dito, grabe ang revival. Every Sunday. Hallelujah. So kailangan yung labi natin ay, ang bunga nito ay walang iba kundi magpuri sa Panginoon. So kukontrolin natin yung ating labi, hallelujah, sa mga hindi kalugod-lugod sa Panginoon, na ang labi na ito magagamit lamang sa pagluwalhati at pagpupuri at pagtaas ng Panginoon. Bagamat meron tayong freedom to speak, so kontrolin natin, hingin natin sa banal na Espiritu na kontrolin natin ang ating labi sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Hindi lahat ay pagbibigyan natin yung ating bibig. Imagine mo, nagpupuri ka sa loob, tapos nagchichismis ka. So, hindi ka looban ito ng Panginoon. Sasabihin naman, eh, ito yung trending. Ito yung, ano, lalo na sa ngayon, sa media. Hallelujah. Mag-TikTok dito, TikTok dan. Sabi na, eh, ito na yung uso, ito yung right. 1,000 years ago. Tinuruan tayo ng Panginoon na magpuri at magluwalhati sa Panginoon. Kung hindi natin kayang kontrolin ang ating bibig. Kasi ang tao, pag hindi nila makontrol ang kanilang bibig, sa galit, merong nakatanim yan. Kaya ang isang tao magagalitin kasi may nakatanim yan. So kailangan pahugot natin yan sa Panginoon. Kaya ang nagiging bunga ng kanilang mga bibig, hindi magaganda. Mahirap ibigay yung bibig nila sa Panginoon. Kaya yung mga nakikita nyo, yung mga hindi nila maunawaan, yung pagpupuri natin. Amen, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hindi nila maunawaan bakit tayo nagpupuri sa Panginoon. Bakit natin niluluwalhati ang Diyos. Bakit pinasasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah. Hindi kaya unawain ang mundo. Sasabihin nila, nabeberat ka na. Nasisiraan ka na. Alam niyo, mas masarap masiraan sa Lord kaysa sa mundo. Kasi pag nasiraan ka ng ulo sa mundo, punta sa mental. Pag nasiraan ka ng ulo sa pag-worship sa Panginoon, hindi naman nasisira ulo. Grabe ang gagawin na reward ng Lord sa iyo.
Amen ba, kapatid? Hello? Hallelujah. Nandito na lahat ang ating mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, ang ganda-ganda ng ating topic na ito. Hallelujah. The weapon of praise. Meron kang problema sa asawa mo. Praise ka. Lualatiin mo. Dakilain mo ang Panginoon. Lord, bahala ka. 2,000 years ago, tapos na yan. Kontrolado mo ang asawa ko. At anuman ang naisin ko o desire ko, kaya mong ibigay. Ginawa ko yan. Walang galit, walang poot. Tinanggap mo lahat ang sakit. Alam mo ginawa, hindi umawit at magpuri sa Panginoon. At purihin ng Panginoon. Yung time niya, ako yung nagtagumpay. Amen ba? So, kailangan kontrolin natin ang ating mga labi sa mga hindi mga bagay, mga pangit na mga salita, mga lumalabas sa bibig na hindi nakalulugod sa Panginoon. Kailangan lumalabas lang sa ating bibig ay pagpupuri at pagluwalhati sa Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Ang sarap. At habang umaawit ka sa Panginoon, lahat ng mga prayer request mo, iniisip mo palang kalalamnan ng Lord that in due time, aanihin mo kapatid. Amen ba? Hallelujah. Lahat ng ginawa ni Lord ay mabuti. At pakikinabangan natin. Alalang tayong gagawin kundi magpasalamat sa Kanya. Yung bibig natin, ibigay natin kay Lord. I-acknowledge natin siya. I-glorify natin siya. Yung bibig nato, para lang kay Lord. Para lang sa pagpupuri sa Lord. Para sa kabutihan. Hallelujah. Sabi nga, there is power in the tongue. So, magpupuri tayo. Pagka tayo nagpupuri sa Panginoon, magugulat ka na lang. Ito na yung panalangin mo. Kasi ang sabi ng Panginoon, alam ng Lord yung isip natin. Alam ng Lord yung design natin. Alam ng Lord yung ipinapanalangin natin. And ala tayong gagawin sapagkat sabi ng Panginoon, it is finished, tapos na. Maghintay ka na lang ng time. At ibibigay ni Lord yung time mo na nais ng puso mo. Sabi ko nga, Lord, meron akong isang notebook. Magkaroon po kayo ng isang notebook. Lahat ng prayer request ninyo, ilagay nyo sa notebook, lagyan nyo ng time, lagyan nyo ng date. Hallelujah. At ala kayong gagawin sapagkat yung isinulat nyo na prayer request o naisip nyo, nais yung mangyari sa buhay nyo, done na. It's done na. Bakit? Tapos na yun. Wala lang tayong gagawin kundi magpasalamat sa Panginoon. Magpuri sa Panginoon. Magpraising sa Kanya. Hallelujah. Amen. Dito sa number one, why praise God? Kasi kailangan natin mag-praise sa Panginoon. Sabi nga dito sa A, sa Isaiah 43 verse 28, you were created by God to praise Him. Sino magpupuri sa Diyos? Yung kinreate niya. Wala nang iba. Tayo ang kinreate ng Panginoon. Alam nga namang, kaya nga means, kaya dito sa Bible may nakalagay, pag hindi kayo nagpuri sa Panginoon, ang magpupuri ang mga bagyo, ang magpupuri ang mga bundok, ang magpupuri ang mga dagat, lumalaki ang alon, kaya ano nangyayari, nawawasa ang ating yung ating kaligasan, nawawasa dahil ang tao ayaw magpuri sa Lord. Ang gusto ng Lord, lagi tayong nagpupuri sa Kanya. Sabi, anak, huwag ka nang mag-alala. Sabi niya rito, worry, opposite worship. Pag nagwa-worry ka, palitan mo ng worship. At magbibigay sa iyo ng strength. Pagka ikaw ay nanghihina, sagupain mo siya ng pagpupuri sa Panginoon. Kaya ako po, meron po ako isang maliit na speaker dito. Galing sa isang member ng church, niregalo sa akin ng birthday ko. Naku, talaga namang i-open ko yung aking cellphone. At saka ako, patutugtugin ng malakas na malakas. Hallelujah. I love you, Lord. For your mercy never fails me all my days. I've been held in your hands. For the moment that I wake up, till I lay my hand. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Wala tayong gagawin, kapatid, kundi kantahin ang goodness ng Panginoon. Lahat ng panalangin mo, tapos na yan. Naka-prepare na yan kay Lord. Ala ka lang gagawin kundi magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Huwag ka na mag-isip ng hindi maganda. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Huwag ka na mag-worry. Sapagkat ang Diyos hindi bumibigo. Wala kang gagawin kundi umawit at magpuri sa Panginoon. Isaiah 43 verse 31. Ang bayan na aking inanyuan para sa aking sarili upang kanila maayaga ang aking kapurihan. Wow! Kinray tayo na ba sa akin? Ang aking bayan na kinray inanyuan. Hallelujah! Upang kanilang ipahayag ang aking kapurihan. Amen! Ipapahayag natin ang kapurihan ng Diyos. Ipapakalangdakan natin sa mundo ang kadakilaan niya. B. Praise with giving you praise strength. Nehemiah 8:10, binibigyan tayo ng Panginoon ng strength. Yung strength na yan ay yung ating kalakasan. Alam niyo po ba talaga namang meron po tayong Sunday service dito, AM 9 to kahapon, meron pang appreciation ng pastor. Naiyak po ako kasi talaga hindi ko inaasahan na nag-prepare pala sila. Hallelujah, na appreciate yung mga pastor at in-appreciate po nila ako. Talaga naiyak ako, gumawa sila ng video. Kaya dito kami, nagkainan kami dito. Nagpaluto sila ng pansit at saka ng ulam. And purihin po ang Panginoon. Ang Diyos ay mabuti. Hallelujah. And kaya ang haba ng worship at saka ayon nagbati-bati and napakabuti po ng Panginoon. Ang service natin, meron umaga, merong hapon. Pinakakain natin ang mga young people dito na maaga-maagang dumarating dito kasi maaga silang dumarating para kumain, ay para mag-worship. So hindi sila nag-aalmusal. Kaya habang nag-iintay tayo ng time ng pag-start ng gawain, nakasain na po ako noon. Bumibili na lang kami ng lutong ulam. And hapon, may service. Minsan pumupunta tayo po sa outreach. Tapos hanggang alas 9, andito yung mga young people. Diba, pinakakain ko uli ng hapunan. And purihin ng Panginoon. Pagkaya umalis sila. Although sila nagsipagligpit na. Kaya lang iba kasi yung linis ko. Magwawalis ako, maglilinis ako. Pag nakalampaso na ako, malinis na malinis. Pag gising na umaga, malinis na lahat. Tulog ko 11. Tapos gigising ka ng, gising ka ng Holy Spirit ng 5:30. Awit ka sa Panginoon, mag-worship ka and mananalangin ka. Hindi ko alam kung saan ang gagaling yung lakas. Hindi ko saan, pero sabi rito, praise will give you strength. Nehemiah 8:10. So yung strength ay galing sa Lord. Nanggagaling sa Lord ang strength. Kaya nga, anuman, hallelujah, kaya nga tayo ay laging magpuri sa Panginoon. Kaya minsan, kaya tayo po ay nagkakaroon din ng mga anniversary, yan, mga, doon sa Old Testament ay nag-pipis sila, meron silang festival, yung mga Jews, Passover. So, pwede po tayong mag-peace for the good news of God. Hindi po yung nakagisna natin na piyesta na alang ginawa, kundi mag-inuman. Kaya ano nangyayari? May inuman, may patayan. Eh, hindi kasi sa Panginoon yun. Pwede tayong mag-piyesta. Katulad dito, anniversary natin. Mag-anniversary tayo, mag-worship tayo, uluhulhatiin ang Diyos, at nakarating tayo ng ganung taon, hallelujah, at tayo magkakainan. Pupurihin natin ng Diyos. Yun ang gustong peace ng Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon na piyesta. Amen ba? So, hindi po masamang magpiyesta. Basta para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So,
magpapasalamat tayo sa Panginoon, birthday, wedding anniversary, patungkol natin po sa pagpapasalamat sa Panginoon, hindi yung inuman. Dapat huwag nating haluan ng hindi sa Lord. Kailangan sa Lord lang. Amen ba? Kumakita yung Nehemiah. Maikli lang kasi siya. And sabi rito, warrior, yan nga. See, praise is weapons against Satan. Awit 8:2. Yan natin, hanapin yung name yan, makita. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay inyong itinatag ang kalakasan dahil sa inyong mga kaaway upang inyong patahimikin na kaaway at ang maghihiganti. Wow! Sa pamamagitan daw ng ating pag-worship, pinatatahimik natin ang ating mga kaaway. Wow! Ang ganda, no? Hallelujah! Mula sa bibig natin, hallelujah, nang mga sanggol at ng mga sumususo ay inyong itinatag ang kalakasan dahil sa inyong mga kaaway upang inyong patahimikin ang kaaway at ang paghihiganti. So yan, sa pamamagitan ng ating praise and worship, pinatatahimik natin ang ating mga kaaway. Natatahimik ang ating mga kaaway. Matthew 21:16. Na natin sa Matthew 21:16. At sinabi nila sa kanya, narinig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo, kailanman, bagay hindi ninyo mabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo, ay inyong nilubos ang pagpupuri. Lubusin natin ang pagpupuri sa Panginoon upang lahat ng kaaway natin ay mabuwag. Pag may lakanan, mag-praise and worship. Pag may stronghold, mag-praise and worship. Establish natin ang praise and worship sa ating buhay. Sabi niya, establish praise and worship. You can use your mouth. In your mouth, there is power. So gamitin natin yung ating mga labi. So powerful in your mouth, may kapangyarihan yung ating mouth. Mayroong authority. And ma-experience natin, and we experience the Word of God. At yung sa pamagitan ng ating mga labi na ginagamit natin sa mga bagay-bagay para alaluya mangyari sa buhay natin, yun ang mangyayari. Kung ano ang gusto mo mangyari sa iyo, use your mouth. Praise Him God. Thank Him. Exalt Him. Hallelujah. And the character of God and the power of God, makikita natin ang mga taong todo magpuri sa Panginoon. Makikita natin successful people. Hallelujah. Kaya maganda, mga bata pa lang talaga, mga anak natin, kailangan bata pa lang, dali na natin sa church para ma-deposit sa puso nila. Hallelujah. Meron ng tanim sa kanila. Na bata pa lang sila, marunong na sila magpuri sa Panginoon. At malaman nila na sa pagpupuri, ito ang sandata natin sa ating kaaway. Alam na nila yung weapon. Alam nila yung panlaban. Hallelujah. So kaya kailangan ay talagang maibigay natin sa kanila na ipaunawa, lumaki sila na tayo ay nagpupuri sa Panginoon at gagayahin nila tayo. Sapagkat ang pagpupuri ay weapon sa gawa ng kaaway. Hallelujah. What to praise God? For who He is honor, His position. Revelation 4:11.
Nasabi po doon, marapat ko o Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangalsilitaw at nangalikha. Wow! Dapat natin talaga purihin ang Panginoon sapagkat siya yung nag-create ng lahat ng nakakita natin. Dapat lahat ng gagawin natin, kasama natin ang Lord at tayo ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Kanya. Di ba parang yung mag-asawa? Pag pinipraise mo yung asawa mo, ay ang pogi-pogi naman ang asawa ko. Di ba tuwan-tuwa naman siya? Ay, ang ganda-ganda ng anak ko. Di ba tuwan-tuwa sila? So, ganun din sa Panginoon. Kaya nga meron tayong pagpupuri. So, ito yung kinakasangkapan. Nung mapunta po tayo sa church, ito ang kinakasangkapan ng Lord. Para tayo ay lalong mapalapit sa Kanya. Sa pag-worship natin sa Panginoon. Hindi mo alam, kumikilos na ang Panginoon. Unti-unti. So, sa habang tayo nagpupuri sa Panginoon, pinauunlad niya tayo, pinasasagana niya tayo. At bigay natin ang pagluwalhati sa Panginoon. Pag dumating yung time, hindi natin kalimutan. Baka pagka tayo ay pinaasenso na ng Panginoon, nakalimutan na natin mag-worship, nakalimutan na natin magpuri sa Panginoon, nakalimutan na natin na may samba. Basta, yung buhay natin nakaplano na kay Lord. Hallelujah. Na disaster lang naman tayo dahil na nag-disobey ang ating ninuno si Eva at si Adan sa Panginoon. Kaya nagkaroon tayo ng kaguluhan. Kaya nagkaroon tayo ng sumpa. Kaya nagkaroon tayo ng kahirapan. Kasi nag-disobey ang mga ninuno natin sa Panginoon at yun yung minana natin. Hallelujah. And sabi rito, before what He does, bakit ginagawa natin na magpuri sa Panginoon? Ano ba ang pagpupuri? Kasi isinig niya tayo eh. Niligtas niya tayo. Kung hindi tayo iniligtas ng Panginoon, lahat tayo pupunta sa Panginoon. Kaya marapat lang tayo magpuri sa Lord. Ang ganda nung kata natin kahapon, above all power, may power, above all King. Diba? And bakit ginagawa natin magpuri sa Panginoon? Kasi pinagaling niya tayo. Romans 10:9, kung ikukumpes ng inyong labi. So hinihintay ng Panginoon, magkumpes tayo. Ikumpes natin na tayo ay sa Diyos. Tayo ay nagpupuri sa Kanya, nagpapasalamat sa Kanya, nananampalataya sa Kanya. Tinanggap natin siya sa pamagitan ng ating labi. Pinanampalatayanan natin siya, tinatanggap natin siya na siya yung ating tagapagligtas. Wala nang iba. Ang kaligtasan ay sa pamagitan ng ating mga labi. At pagka tayo ay, yung ating mouth ay nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Kumikilos ang Panginoon. At kaya niya ibigay sa atin. And ang sabi nga rito, pagka tayo po ay umaawit sa Panginoon, parang pagka may mga hinihingi tayo, nag-worship tayo sa Panginoon, nagugula tayo, eto na. Sabi ko nga dito, meron ako dito nilagay, you are the prophet of your own soul. Kung ano gusto mong mangyari sa buhay mo, humingi ka sa Panginoon at ang kinin mo, tapos na. And then, mag-worship ko sa Panginoon. Wala kang gagawin. Salamat. Umawit sa Panginoon. Kahit na nga ba may nakakarinig sa iyo, basta awitin mo, awitan mo ng awitan yung may gawa ng langit at ng lupa. Sapagkat yung hinihingi mo, higit sa kaya ibigay ng Panginoon. Siya nga yung may-ari ng langit at ng lupa, eh bakit hindi ibigay yung pangangailangan mo? Amen ba? And bakit kailangan tayong magpasalamat? Kasi niligtas tayo ng Panginoon, yung blood niya. At salamat sa salita niya. Ang salita niya ang nagbibigay sa atin ng direksyon. Ang salita niya ang nagbibigay ng pag-asa sa atin.
Kaya lang yung iba, hindi nagpupuri eh. Kasi hindi nila naunawaan yung ginawa ng Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Hindi nila naunawaan kung bakit yung dugo ni Kristo ay dumanak, tumigis doon sa cross ng Kalbaryo. Hindi nila naintindihan. Hello po. Hallelujah. At bakit tayo kailangan magpuri for the name of Jesus? Mark 16:17. In the name of Jesus, they cast up demon. Powerful po ang pangalan ni Jesus. Powerful. Kaya nga, in the name of Jesus, I am healed. Hallelujah. In the name of Jesus, they cast out of demon. Powerful ang name ni Jesus. Mark 16:17. Yung for the blood of Jesus, Revelation 12:11. Basa ko na ba yun? Hindi na. Binibilisan po kasi para hindi tayo mahaba. At sila'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordel, dahil sa salita ng kanilang patotoo. At hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Amen. And Mark 16:17. In the name of Jesus. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan at mga nagsasalita sila ng mga bagong wika. Yan, speaking in tongues. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoon, in the name of Jesus, is blessing. May blessing sa atin. The name of Jesus is blessing for us. Higher the name. Sa sakit at karamdaman, sa kahirapan, sa trouble, sa cancer, sa lahat, sa sari-sari. Makapangyarihan ang pangalan ng Panginoon. Amen ba? E, for His word, Matthew 4:1, yung salita ng Diyos. Hallelujah. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba, napakaganda po ng mga lesson natin na nakakaraan. Ang daming mga lesson natin. Tingnan niyo po sa aking sa aking YouTube. Lahat po ng lesson natin ay napakaganda. Pag sinundan niyo po yan, sabi ko nga, at ito ay tumimo sa puso ninyo. Mababago po yung ating pananaw. Mababago yung ating direksyon. Magkakaroon tayo ng pag-asa. Hallelujah. So, pagka talaga, sabi nga, one word can change our life. So, kailangan natin ng salita ng Diyos na magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya itoksoy ng Diablo. Hallelujah. So, sa pamamagitan po ng Word of God, amen. Maka. So sabi niya rito, yung word, yung salita ng Diyos, hallelujah, na nababasa natin o napapakinggan natin, grabe. Ito yung magdadala sa atin para magkaroon tayo ng wala na yung worries, wala na yung ating mga alalahanin, wala na yung, basta tapos na yung lahat. Lahat ng gusto natin kaya ibigay ng Panginoon. Kailangan lang natin na manampalataya sa binabasa natin at napapakinggan natin sapagkat ang salita po makapangyarihan sapagkat ang salita at ang Diyos ay iisa. So ang salita ay Diyos. Kaya nga, mismo si Jesus eh, tinutokso ni Satanas eh, nasusulat. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa mga salita na mumutawi ang gagaling sa Diyos, sa bibig ng Diyos. Hallelujah. And sabi sa number 3, weapon of praise is scripture. Give thanks always. Ephesians 5:20. Wala. Salamat na lang tayo kay Lord. Thank God always. Give thanks always. Praise Him always. Hallelujah. Hallelujah. Ako po, wala po ang ginawa. Hindi kumawid sa Panginoon. Kasi ayokong bigyan ng daan ng Diablo, ng mga kilos. Minsan nakakakilos po ang kaaway. Kasi minsan tahimik tayo. Ephesians 5:20.
na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos na ating Ama. Amen. Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Always. In everything, give thanks. Philippians 4:6. Hallelujah. Mga gala kayo lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, mga gala kayo. Amen. Lagi tayong magsaya. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may papasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Habang tayo ay humihiling sa Panginoon, mag-umawit tayo sa Panginoon. Dapat pagpunta natin sa church, prepare tayo na mag-worship sa Panginoon. Wala tayo isipin na, ano ba iluluto ko? Ano kayo ulam namin? Ay naku, yung aking sinampay. Wala! Kundi ala kang gagawin. Kundi pagpunta mo sa church, umawit sa Panginoon. Pag nasa bahay ka, ganun din ang gawin mo. Hallelujah. Minsan, kundi-kondisyon pa, no? Huwag na po natin ikundi-kondisyon. Basta lagi tayo mag-worship sa Panginoon. Makikita mo, sa pag-awit natin sa Panginoon, nakita mo, yung negosyo mo, inaayos na ng Panginoon, yung sweldo mo, tumataas na, napopromote ka na, yung anak mo, gumagaling na. Ang sabi sa say, whatever you do in word or deed, give thanks. Colossians 3:17. Hallelujah. And garment of praise. Basahin na nga natin. Ayoko na nga sanang basahin para nun may mabilis tayo. Colossians 3:17. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa agawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus, nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Amen. Garment of praise for the spirit of heaviness. Isaiah 61 verse 3. Hallelujah. Sabi rito, upang iukol sila na nagsisitangin sa Siyon, upang bigyan sila ng putong na bulaklak na kahalili ng mga abon ng langis ng kagalakan, na kahalili ng pagtangis ng damit ng kapurihan, na kahalili ng kabigatan ng loob, upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katwiran ng pananim ng Panginoon, upang siya'y luwalhatiin. So yun, ang ganda, no? Pagka po tayo ay nagpupuri sa Panginoon, yung kabigatan, pinapalitan niya ito ng kagalakan. Lahat ng mga pangit na bagay, pagka po tayo ay nagpupuri sa Panginoon, pinapalitan niya ng magagandang bagay. Hallelujah. Kaya yung sabi nga rito, mga bihis tayo, garment of praise for the spirit of heaviness. So dapat magkaroon tayo ng garment of praise. Ang ating buong katauhan ay mag-ala ng gagawin kundi magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Sabi niya rito, nilagay ko rito, God giving to us heart of praising. Bibigyan tayo ng Panginoon ng puso na lagi nagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Bless the Lord at all times. Awit 34 verse 1. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Verse 1. Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon. Ang pagpupuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. Wow. Pag matured ang isang Kristiyano, wala kang gagawin kundi mag-worship kay Lord. Wala nang murmurings. Wala nang reklamo. Wala nang gossip. Wala nang pag-aalala. Wala na. Tatanggalin ang lahat yan. Pagka ikaw ay matured sa Panginoon. Kasi alam mo, ano man yung problema mo, ano man yung alalahanin mo, ano man yung dinadala mo, ano man yung iniisip mo, kaya pa ng Panginoon, natugunin niya. Kaya nga, the power of praise ang ating mensahe. Sapagat,
Tapos na eh. The weapon of praise. Tapos na. Pag matured ka na Christian, wala ka nang gagawin kundi magpasalamat sa Panginoon. Maraming epokritong tao. Eh, kailangan na ganito, ganyan ko. Hallelujah. Gayaan po natin si Haring David. Tinuturuan niya ang kanyang mouth na magpuri sa Panginoon. Pagka ang isang tao, hindi nagpupuri kay Lord, alang ginawa, hindi magreklamo sa buong buhay niya, talong-talo siya ng kaaway. Sinisiklot-siklot siya ng kaaway. Ano man yung nangyayari sa buhay niya, bagsak agad. Hallelujah. Pero kung pinakikita natin sa Diablo, kay Diablo, hindi mo ako kaya. Magaling na ako. Pagpapalain ako ni Lord. Lahat na nawala sa akin, babalik ni Lord. Maayos kami. Maayos kami mag-asawa. Mga anak ko. Makikita natin ang Diablo tupi. Bugbugin natin ng pagpupuri sa Panginoon ang gawa ng Diablo. Hallelujah, na kumikilos sa buhay natin. Amen ba? Paano ba tayo magpuri? Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Bad time, good times, bibiyahe ka, ano man ang ginagawa mo, nagluluto, naglalaba, lahat. Umawit sa Panginoon, makikita mo ang gaanggaan ng trabaho mo. When did you begin to use praise as a weapon against the enemy? Ito po yung discussion na po natin, discussion to. Kailan ba tayo magpupuri para natalo ang gawa ng kaaway? Sa lahat po ng Panginoon, sapagkat ang kaaway po ay lagi yan na nakaabang at humahanap ng masisila. So kaya kailangan lagi tayo nagpupuri sa Panginoon. Walang tigil na pagpupuri sa Panginoon. Kung hindi ka makapagpuri at ikaw ay kumakain, hindi nakikinig ka ng worship. Hallelujah. Naliligo ka, mag-worship ka. And number 3, share an experience from your own life on using praise as a weapon. Pagka may kumikilos na ang kaaway sa akin, kasi pag minsan mamalansya ako, empty yung isip mo, tahimik ka, eh bibigyan ka ng hindi magandang kaisipan ng Diablo, ay maawit na ako sa Panginoon na. Maawit na ako sa Lord. Amen. So yan, basta mag-pull tayo sa nung nabangga yung aking wagon R, eh. Laking ginawa, hindi magpasalamat sa Panginoon, Lord, salamat, wagon R lang yun. Hindi yung buhay namin, hindi yung buhay ng aking manugang o nung sino pa, nung aking mga apo, kundi isasakyan lang yun. Laking ginawa, hindi magpuri sa Lord. Laking ginawa, hindi umawit sa Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Napakaganda po. The weapons of praise. Hello, Pastor Boyet. Sister Matet, ayan. Sister Gina, hello. Pagaling ka, magaling ka na. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Brother Raymars, good morning po. Si Pastor Sidro, hallelujah. Si Pren, ay kapatid, good morning. Sister Cynthia, ayan. Purihin po ang Panginoon. Si Pastor Tony, ayan. Si Sister Emmy, God bless po. Alam niyo po, kaninang maga, pinag-pray ko na po kayo kaninang maga. God is my witness. Paul, Andre, hello, Andre, kumusta ka na dyan? Miss you, Sister Elena. Hi, Sister Corazon. Sister Cora. Si Sister Len. Si Jamer. Jalon ito. Si Pia, si James. Hallelujah, at si Benji. Sige po, tayo po ay manalangin. At yung po mga manunood pa ng mga online na ito at makakapanood pa ng online na ito ay yung bago na hindi pa nakakaroon ng personal na relasyon sa Diyos, patuloy po ako nag-aayan na tayo po ay tanggapin natin ang Panginoon sa buhay natin upang magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. Hallelujah, upang makakilos po ang Banal na Espiritu sa atin. At ma-experience natin ang kabutihan at kagandahan at kadakilaan at pangako ng Panginoon sa buhay natin.
Amen ba? Sige po, kapatid, kung ngayon ka lang nakapanood ng ganitong mensahe, sabayan mo ako sa isang maikling panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan sa iyo. Simula nung ako'y bata hanggang sa kasalukuyan. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran na iginawad mo sa akin. Simula sa araw na ito, meron akong bagong buhay. Meron akong bagong pag-asa. Meron akong bagong pananaw sa piling mo. At inaayayahan ko ang banal na espiritu na ang manahanan sa akin, mag-control sa akin habang ako ay nabubuhay. Panginoon, salamat. At dalangin ko nga po ng kapangyarihan ng banal na espiritu maang kumilos nun sa buhay namin. Ama, pinupuri ka namin, nilulualhati ka namin. Sa iyo nga po ang malahat ng karangalan. I-bless mo, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon. Maluwalhati ka, mapapurihan ka, Panginoon. Sa iyo nga po ang malahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa mga mensahe mo. The weapon of praise. Pagpalain mo lahat ng aming mga kapatid. Hallelujah na nanood ngayon, Panginoon, at manunood pa. I-bless mo sila, Panginoon. Salamat sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa katugunan, sa lahat ng aming panalangin. Salamat sa pag-iingat, magpatnubay mo sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, O God, niluluwalhati ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po and bye-bye po. See you po sa susunod na mga online natin. Amen ba?